up guys, DS Vinci here. This time naman, pag-uusapan natin kung paano mag-change ng gear sa isang motorcycle. So bago ko simulan to mga pops, dito kasi sa Pilipinas, meron tatlong klaseng transmission ng motorcycle. Una, automatic. Pangalawa, semi-automatic. Pangatlo, full manual. Ang automatic mga pops, mga moms, ito yung mga scooter. Usually mga ganitong transmission na ano, na motor, scooter. Ano yung mga automatic na yun? Ibig sabihin, wala silang gear shift pedal, wala rin silang clutch key, ano, clutch lever. So, ano yun? Paano yun? Ang automatic, from the word itself, kapag nag-apply ka ng gas sa motorcycle na yun, kusa na siya nag-change ng gear. Nakadesign yung transmission niya na automatic mag-change ng gear. Kapag nag-throttle ka or nagbibitaw ka, nag-change siya ng gear. Sunod naman, ang semi-automatic. Ang semi-automatic, usually, ito yung mga 125cc na motor. Mga underbone. Tulad ng XRM, Fury, Suzuki na 125, mga ganun. So, ang mga semi-automatic, mga pops, mga moms, wala silang clutch lever, pero meron silang gear shift pedal. Para hindi kayo malito, ganito klase yung gear shift pedal ng mga ano, ang semi-automatic, mga pops, mga moms. Ganito yung ano nila, gear shift pedal nila. Since naka-rear set ako eh, pero mas magandang demo kung ganito. Ang gearing pattern niya, neutral, first, second, third, fourth. Ganyan ang gearing pattern niya mga pops. Rotary rin siya. Pag sinabing rotary, from neutral, pwede ka agad pumunta ng fourth gear. Then from neutral, pwede ka agad pumunta ng first gear. Rotary nga, neutral, fourth, third, second, first. Pwede yon. Pero ang common, neutral, first, second, third, fourth. Then from fourth gear, pwede ka na rin pumunta ng neutral. Since rotary nga siya. So ganito nga yung gear pedal ng, ano, ng mga semi-automatic. Kung pupunta ka ng neutral, pataas. Either susungkitin mo to pangat or tatapakan mo to pababa. Kung pupunta ka naman ng first gear, tatapakan mo to pababa. Sabihin natin nasa neutral ka. First, second, third, fourth. Sunod naman, yung full manual. Etong mga full manual mga pops, mga moms, merong siyang gearing pattern na first, neutral, second, third, fourth, fifth. Oh, di ba? Medyo nakakalito. Pero please bear with me. Sa full manual mga pops, mga moms, ang neutral niya nasa gitna ng first gear and second gear. So paano makukuha 'yon? Ganito ang gearing pattern ng ano ng full manual. Kung gusto mong pumunta ng first gear, tatapakan mo 'to. First gear. Pag pupunta ka ng neutral, half lang. Kung pupunta ka ng second gear, pataas. Hanggang sa mapunta ka ng fifth gear. Let's say na nasa neutral ka. First gear, second, third, fourth, fifth. Imagine nyo na paa to. First gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Ganun lang ano, ang gearing pattern ng full manual. Siyempre, sasabay mo yung clutch lever. O nga pala, ang full manual, lahat sila may mga clutch lever na. Lahat sila may mga clutch lever na mga pops, mga moms. So, ulitin natin, diba? Transmission ng full manual, first gear, neutral, second, third, fourth, fifth. O nga pala mga pops, ang full manual, hindi sila rotary katulad ng semi-manual. Paano yun? Kapag nasa first gear ka, hindi ka agad pwede pumunta ng fifth gear or sixth gear. Hindi ka pwede, walang shortcut mga pops, mga moms. Walang shortcut para makapunta agad ng higher gear from lower gear. Unlike sa mga semi-automatic na rotary, na kapag nasa fourth gear ka, pwede ka mag-neutral. Dito sa full manual, hindi pwede mga pops, mga moms. So, from first gear, kung gusto mo pumunta ng sixth gear, angat ka pa talaga sa second gear. Dadaan ka pa talaga sa second gear. Second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Ganun ang full manual mga paps. Then, meron naman tinatawag na GP shifting. GP shifting, parehas lang sila ng, ano, ng stock. Ito, stock to. Ang ano lang, baliktad sila. Paano baliktad? Kung gusto kong pumunta ng first gear, pataas. Pataas naman.
Kung gusto mo pumunta na second gear, hanggang fifth gear, puro pababa. Puro pababa. Ganun ang GP shifting, mga paps, mga moms. Applicable lang itong GP shifting sa mga naka-rear set. Sa mga naka-rear set, mga paps, mga moms. Ganun lang, ang applicable lang siya kasi mag-modify ka pa konti dito. Since pero stock naman ang pinag-uusapan natin, ganito ang stock, mga paps. Usually, ang stock, first gear pababa, second gear to fifth gear puro pataas. Kumbaga, downshift, downshift. Upshift, upshift. Gets? So, sana malinaw yung pag-explain ko, mga paps, mga moms. Sana malinaw yan. So, kailan naman kayo mag-shift ng gears? May ano ko, mga paps, may tatlo akong method. Una, tipid mode. Pangalawa, biyahe mode. Pangatlo, kamote mode. Yung ano na yan, yung method ko na yan, mga paps, mga moms. Sabihin na natin, ano, yun nga, kapag gusto ko lang ng tipid mode, nasa mabilis ako mag-shift ng gears. Paano yun? Ganito. So, andar. Hindi ko ibibirit yung throttle, mag-change gear agad ako sa second gear. Ayan. Then, change gear ulit sa third gear. Hanggang sa mapunta lang ako ng ano, sixth gear. Ayan, ganyan lang. Chill lang. Ayan, ganyan lang mga paps. Chill lang. Ganyan yung tipid mode ko. Usually, ang tipid mode ko, nasa, ano lang, nasa 40 km per, ano, per hour lang yung pace ko. Then, sunod naman, yung, ano, biyahe mode. Itong biyahe mode naman, 40 to 60 yung pace ko. Then, ang shift ko ng gears, nasa gitna ng RPM. Nasa gitna siya ng RPM. So, paano yun? Then, ayan, diba? First gear. Second gear. Third gear. Fourth gear. Paps, mga moms, maganda yan sa traffic kapag medyo hindi ka naman nagmamadali pero gusto mo ng medyo mabilis na pace. Yan, ganyan yung ano, sinasabi ko na ano, biyahe mode. Then yung kamote mode naman, mga paps, eto yung ibibirit mo yung motor hanggang sa makuha nila yung limit bawat gear. Delikado to kasi yun nga, mabilis yung takbo mo. And may mga kasabay kang sasakyan sa daan. Ginagamit ko lang itong kamote mode kapag diba madali na ako eh. Kapag racing ako eh. So, kamote, hindi ko lang i-demo yung kamote mode, mga paps, kasi delikado. Pero alam nyo naman siguro na yung sinasabi ko na kapag kamote mode ka, yun nga, totodo mo bawat gear ng motor mo. Then, yung iba kasi, ang ginagawa nila sa pag-shift ng gears, dumidepende sa RPM. Ano yung RPM? Ito yung ano, yung bilis ng pag-function ng ano, ng motor mo. Mas mataas na RPM, mas mabilis yung takbo mo. So, doon sila nag-base, mga paps. Ako, pinapakiramdaman ko lang eh. Itong Suzuki Raider 150 TFI, meron siyang RPM na light. Ibig sabihin yan, kapag umilaw na, doon ka mag-shift ng gears. Hindi ko sinusunod yun, mga paps. Hindi ko siya sinusunod. Ang ginagawa ko, pinapakiramdaman ko yung motor ko. Ha? Pinapakiramdaman ko yung motor ko. Hindi ko tumitingin sa RPM, hindi ko tumitingin dito sa RPM light. Pinapakiramdaman ko yung motor ko kung kailan ako mag-shift ng gears. Mararamdaman mo kasi sa motor yan eh, na hirap na yung isang gear. Kunyari, nasa first gear ka, then tinodo mo. Tapos hirap na siya, parang hindi ka na umaangat ng andar. Then yung engine galit na galit. Magsishift na ako ng gears pag ganon. Minsan naman, kapag ganon, nasa gitna na siya ng RPM. Papakiramdaman mo nga yung mga paps, tulad na ito, first gear. Yan, diba? Kung tipid mode ako, then nakasteady lang ako. Then gusto ko mag second gear. Medyo bibilis ako, diba?
second routes, medyo bumilis ako. Pero ganun pa rin yung ano ko, yung pag-apply ko ng gas. Nasa sa inyo yan kung paano yung technique nyo, pero ako kasi talaga, pinapakiramdaman ko lang. Pag sa uphill naman mga pops, madali lang. Ganito lang gagawin nyo. So mag-start kayo sa first gear, then unti-unti nyong i-release yung clutch para mapunta sa friction zone, then susundan nyo ng gas. Hindi nyo kumuna i-release yung clutch nang pag umaandar-andar na, saka ko lalagyan ng medyo mataas na gas mga pops. Ayan, tuloy-tuloy na yan. Shift gears. Ganun lang yon, ganun lang. Kumbaga, tatansyahin mo lang yung gas mo, paakyat. Na, para ano, para umakyat yung motor. Diba? Ganun lang yung sana pag pa-uphill. Then, ito pa mga pops. Kapag downhill naman, tapos pababa ka, huwag ka magka-clutch. Mas safe kasi kapag hindi ka nakapiga sa clutch eh. Kasi pag nakapiga ka sa clutch, tuloy-tuloy na yung under mo. Mag-aano ka, magbe-base ka ngayon sa rear and front brake mo. Kasi kapag nagda-downhill ka nang naka-clutch, yun nga, ang bilis ng pace, ano, takbo mo nun. Pero kapag hindi ka nakapiga sa clutch habang nasa downhill, kasabay din yung pag ano, yung engine. Kasabay din yung engine sa pag-brake. Safe pa rin naman yan mga pops, mga moms. So paano naman kapag ganito, pa-uphill na, tapos nasa gitna ka na ng uphill, then parang kinakapos ka. Ang gagawin mo dyan mga pops, magda-downshift ka habang nasa taas ka, habang nasa gitna ka ng pataas na daan. Sa case ko, nag-second gear ako kasi didemo ko lang naman, pero mas maganda kapag naka-first gear kayo pag paakyat ng uphill, okay? So ito nga, paano nga ba? So, sabihin natin, kinakapos na ako pataas. Kinakapos na yung motor pataas, di ba? Sabihin natin yan. Ang gagawin ko, magre-rev match ako, tapos downshift. Yan, ganun lang. Tapos ano, i-shift ko agad sa ano, sa mataas na gear. Ganun lang yon mga pops. Nangyari na sa akin yan nung umakyat kami ng Bataan eh. May backride ako noon, naka-RS 125 lang ako. Hindi kaya ng motor, hindi ko alam kung paano gagawin. Kaya ang ginawa ko, nag-downshift, tapos nag-rev match. Kumbaga habang nasa taas kayo ng ano, ng taas na daan, magre-rev match kayo. Magda-downshift kayo, then rev match. Tapos susundan nyo agad ng gas. Doon mga pops, mga moms. So kung may mga question pa kayo, tanong ano, comment lang kayo sa ano, sa video na to, and try ko sagutin. So you all know the drill. Ride safe. Peace out. Kaya na kayo. Hindi worth it makipag-away sa mga ganong klaseng tao.